Aabot sa 22,000 na NCRPO personnel ang nakatakdang ipakakalat ng NCR Police Office sa ikatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito ang kinumpirma ni NCRPO Regional Director Jose Melencio Nartatis Jr. sa panayam ng SMNI sa gitna ng kanilang paghahanda para sa aktibidad ng Pangulo. In terms of security, emergency response, there will be 22,000. And lahat yan ng mga LGU natin, especially the Quezon City LGU, nakatutok din dyan. Prioridad dito ang paghahanda laban sa kriminalidad at mga magtatangkang guluhin ang sona ng Pangulo. Ayon kay Nartates, ia-alerto nito ang kanyang mga tauhan laban sa local communist terrorist group, communist mass organizations, at iba pang kahalintulad ng mga organisadong grupo na maaaring magdulot ng banta sa seguridad ng publiko. Ano ba yung mga threat group natin? Like for example, criminal gang, criminal group, local terrorist group, at communist terrorist group. Yan, dire-direction natin sa Maigpit rin pinaalalahanan ng opisyal ang mga magkikilos protesta na sumunod sa tamang proseso at tiyaking naaayon sa batas ang gagawin para hindi makaperwisyo sa publiko. And especially yung mga grupo, yung mga CMOs or communist mass organization at yung nagpo-protesta dun sa modernization program ng EU, makamonitor tayo. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa namang namamataan o namomonitor ang PNP na banta sa seguridad ng publiko kaugnay sa nalalapit na sona ni Marcos. As of now, wala namang threat pero patuloy natin binabasa. And we are continuously assessing the different intelligence units ng Pilipinas. Like not only in the PNP but of course sa civilian, sa National Bureau of Investigation, sa armed forces. As of now, wala pa. Inaasahan naman na maaari pang magbago ang bilang ng mga pulis na i-deploy para sa SONA. Depende rin kasi ito sa mga makukuhang reports na posibleng makaapekto sa SONA ng Pangulo. Sa kabilang banda nito lamang mga nakaraang buwan, sunod-sunod ang panawagan para bumaba sa pwesto si Marcos Jr. dahil na rin sa napakaraming problema sa lipunan. Partikular na sa mga ito ay ang kabiguan ni Marcos na tuparin ang pangako niyang 20 pesos kada kilo ng bigas, ang mababa pa ring pasahod ng mga magagawa at ang kawalan ng matinong programa para sa mga mahihirap, lalo na sa mga magsasaka. Nang sa gayoy, bumuti-buti naman ang estado ng kanilang pamumuhay. Naku-question din si Marcos dahil sa pagiging talamak na muli ng ilegal na droga na nagre-resulta sa pagdami naman ng mga kriminal sa lansangan. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montibon, SBN News.